Hello there, Capricorn side. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of October. Love reading. So Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. So Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, pwede ding maka-resonate kayo dito, tapos magkukontinue doon yung reading nyo. So, kailangan nyo pa din panoorin yung other placements ninyo, especially your moon sign. So, anyway, let's start. Ano yung pwede mangyari this month of October or in the near future? And let's see muna kung ano yung nangyayari ngayon, Capricorn, sa love life ninyo. So, Capricorn, sun, moon, rising, Venus sign. Let's drop oracle cards first bago tayo pupunta ng tarot cards. So, tignan muna natin sa oracle cards ano yung mga possible na nangyayari sa love life ninyo ngayon, Capricorn. Chaser, hot pursuit. Somebody is chasing or you are chasing. So, let's see. Okay. Ano yung pwedeng lalabas dito? Daily meeting someone new. Dating pala, sorry. Dating, meeting someone new. That's why merong nag-chase. Capricorn. Parang nakikita ko dito, Capricorn, sa mga nangyayari sa relationship ninyo ngayon, hindi ka pumapayag na basta ginaganito ka lang ng person mo. Love spell. You've been bewitched. So, a bit magical. Okay? It's either you or your person been bewitched. So, feeling ko dito, okay? Feeling ko dito, your person been bewitched, meeting someone new, dating, and you are in a relationship with this person. So, pwede itong vice versa, okay? So, pwede itong, if you're dealing with the Capricorn, pwede ganun. So, saan kayo maka-resonate doon kayo? Anyway, I can see that you hindi ka pumapayag sa mga nangyayari ngayon. Being bewitched, feeling ko the other person is controlling this person. And parang you are chasing this person dahil parang hindi ka papayag. Parang hindi ganito siya eh. Hindi ganito yung partner ko. Hindi siya ganito. Bakit biglang nagbago? Bakit hindi na siya nakafocus sa amin? Hindi na siya nakafocus sa akin? Hindi naman siya ganito. Parang bakit parang kinokontrol nung isa yung person ko na bago lang naman sila? So, because might be merong love spell na nangyayari. So, tignan talaga natin dito kung ano talaga yung nangyayari ngayon. May nalaman ka? Ah,
honestly, andun sa point na totoo, nagtaka ka talaga kasi nandun na kayo sa point of new beginning eh. Parang kumbaga, ang ganda ng connection ninyo. Tapos biglang may nalaman ka na may iba yung person mo. Tapos medyo andun ka sa point na medyo naiipit ka, na confused ka. Bakit ganun? Ang ganda ng pinagsamahan namin. Tapos ganitong biglang nagbago siya, biglang nag-away na kayong dalawa, biglang iba na yung treatment niya sa'yo. And biglang na-miss mo yung dating siya. Honestly, sa una pa lang, dahil nga may dumating, may PE, meron talaga mga love spell na nangyari dito based on this oracle cards. Kasi may controlling na eh. Parang feeling mo hindi mo na siya masabihan, hindi mo na siya makuha kasi somebody's controlling this person already because of the love spell. So, na-miss mo yung dating siya. Okay, na-miss mo yung dating siya. Though, andun ka sa point na kung sakali man, okay, I think dito sa part na to, hindi mo pa alam na may love spell or alam mo na ba, depende sa inyo. Pero, andito ka sa point na you wanted to heal na lang sana about this. But the thing here is, meron ka ding feeling of parang if this person is under the spell, okay, parang hindi ka papayag, parang unfair. Kumbaga ganun. So, you are chasing. You are trying to reach out na siguro ipaintindi sa kanya or trying to reach out na maramdaman niya ulit yung pagmamahal na nararamdaman niya para sa'yo before. Pero meron na talaga ako nakita ditong pagod. Pero honestly, bakit bigla na lang nangyari to? Dahil sa nagmahalan talaga kayo before or nagmahalan talaga kayo recently, tapos biglang nag-iba yung ugali niya, biglang nag-cut off or biglang naging cold, biglang may mga away na hindi na siya okay sa'yo, masakit na yung mga sinasabi niya about sa'yo, so pasensya na sa ingay, na nagtataka ka na. Kaya siguro andun sa point na doon mo na-realize na bakit to. Might be nag-gathered ka ng information, nagtanong-tanong ka until sa may nakapagsabi sa'yo na might be merong ang iba at parang feeling of kinokontrol siya nitong person na to dahil sa love spell. So, honestly, you might be dealing here with Aries, Sagittarius, Leo. Okay, but this reading is not for everyone, okay? Kasi when we talk about love spell, not for every Capricorn. When we talk about love spell, rare to, hindi to para sa lahat talaga. So, rare na nangyayari to. There is a possibility din, some of you might be na feeling of merong nangyayaring controlling lang talaga but not love spell. Okay? Feeling of might be na love spell. May mga intuition kayo or may mga hallucination kayo, might be na love spell. And some of you might be siguro totoong na love spell. Okay, so pwedeng kung na-encounter kayo sa point na nagtataka kayo ganito ngayong situation ninyo, tapos you felt na parang yeah, siguro na love spell talaga siya. Pero wala pang totally na evidence na love spell talaga siya. Nasa isip niya lang yun. So, pwedeng ganun. Pwedeng kayo maka-resonate dito. Or, some of you might be totoong na love spell talaga siya. And may evidence kayong bakit. So, pwedeng connected din kayo dito. If ganito yung situation ninyo. Kasi nandito ka sa point of, naiipit ka sa sitwasyon. Anong gagawin ko? Maghilom na lang ba ako? Iiwas na lang ba ako? Or, I will go into chase, ipaglaban ko yung karapatan ko or ipaglaban ko yung nararamdaman ko sa taong ito dahil it's very unfair. So, let's see ano yung pwedeng mangyari in this month of August or in the near future. Writing diary, keeping notes. Okay, journal. So, ang nakita ko talaga ito sign, fire sign, sun, moon, rising, Venus.
ko. Heartbreak, shattered. Nasaktan ka talaga dito, Capricorn, sa mga nangyayari. Okay. May nakita akong hope dito sa rose na to. Caution. Find out more information. Don't overwork yourself. So, sabi ko nga, diba, baka pwedeng you thought na love spell lang to. You thought na love spell siya, baka hindi naman talaga. Okay? Kaya, yun nga yung sabi ko kanina. Pwede ding some of you na totoong na love spell talaga siya or nagayuma talaga siya. Pwede namang sabi-sabi lang or baka nasa hallucinations mo lang. Okay, bakit? Sinabi kasi dito that caution, find out more information, don't overwork yourself. So, might be andun sa point na with a journal, writing diaries, keeping notes, so keeping your information, asking, kailangan mo talaga na magtatanong-tanong kung ano ba talaga yung katotohanan. Huwag lang sa isang tao ka lang makikinig or something like, kailangan mo talaga may truth, may evidence na totoo bang na ganito siya or baka totoong, baka lang talaga na nagloko lang talaga din talaga siya. Okay? Baka nung dumating yung person na yun sa buhay ng person mo is like, bigla talaga nagbago dahil doon na siya. Kumbaga, na-control na siya doon. Kumbaga, nahulog din siya doon. And biglang nagbago yung ugali niya sa'yo. Okay? It could be, hindi naman ganun ka-possible. So, nakadepende kung saan kayo naka-resent because this is in general. Okay? And kasi nandito, nakita ko, sobra kang nasasaktan talaga sa mga nangyayari. Sobra kang nasasaktan. Pero bakit meron ako nakitang hope? Because of the Venus rose and dito yung offer. So it could be like pwedeng magbago ang lahat or pwedeng magbago yung person mo dahil siguro sa mga kung talagang totoong na spell siya. So mas maganda kung na spell siya and then hindi sila magkasama nung isa dahil pwede naman talaga tong matanggal magamot kung hindi sila lang din nagsasama. Kung spell lang naman to, pwede lang to siyang matanggal. Pero kung ito is something na dark magic, like gayuma na dark magic, mahirap siya kasi kailangan, like pareho sa mga kulam, kanong mga bagay, witches. So, mahirap siya kung hindi tatanggalin kung sino yung nanggayuma sa kanya. Kasi yun yung mga dark eh. So, may mga light spells naman kasi. Yung mga light spells is like, yun yung mga nagpe-fade lang. Okay? Meron ding hindi nagpe-fade. Depende kung paano tatanggalin yun ng nanggayuma sa kanya. Paano niya tatanggalin yung magic na yun sa person para mabalik or maimasmasan siya. So, sometimes, may mga nagtuturo na ganyan na hindi marunong magbalik. Tapos naturo nila, nag-work out, then hindi din sila marunong magbalik. Kaya delikado yung mga ganyan kasi yung karma kasi niyan is mapupunta sa kung sino yung nagbigay at kung sino yung gumawa. So, kaya sa mga kliyente ko, sa mga clients ko, nagsasabi na if may alam akong mga ganyan, hindi naman sa wala akong alam, okay? Kasi may mga abilities din naman ako, pero hindi ko yan ginagawa, hindi ko yan ina-apply kahit kanino, kahit paano, because of I am afraid of karma. Okay? Kasi kung ituturo, may mga bagay na ituturo ko siya into some or few people na alam kong needed nila talaga.
And walang bayad yun. Hindi ako nagpababayad kasi alam kong needed talaga nila yun. And worth it naman sila through para sa spell na yun. Kaya binibigay ko sa kanila. And only counted lang talaga na people. Hindi madami. So yung mga before, nagbibigay ako ng spell. That spell is very light spell. Like more on ano lang siya, manifestation, affirmation, parang connected lang to the universe, law of affirmation, hindi siya total spell kasi wala, yung mga spell na binibigay ko before publicly is yung wala siyang Latin words, wala siyang dinadasalan. More on ano lang siya, yung parang affirmation, I mean, law of attraction lang talaga siya. Okay, parang mind over mind lang talaga yung binibigay ko. Kasi hindi siya delikado. Hindi siya yung nakakakarma. Walang ganun. Pero yung sabihin natin na love spell talaga na medyo may gagamitan ka talagang Latin words, yun medyo delikado yun siya. Pag maibigay mo at mali yung nagawa nung naturo mo, pati ikaw, makakarma ka din. Okay? So yun delikado. Kaya hindi ako nagbibigay. So, parang dito na din sa reading na to, mga Capricorn, okay? Feeling ko dito sa point, since my writing, my journal, my diary, feeling ko, i-example na natin dito yung memories ninyo ng person mo. Mga videos ninyo, mga messages ninyo sa isa't isa, yung pagmamahalan ninyo, mga pictures ninyo. Siguro feeling ko, sa sobrang nasaktan ka, sobrang nabigo ka sa mga nangyari, siguro feeling ko, pinapakita mo to sa kanya. Or pinopost mo to at nakikita niya. Parang nandun ka na lang sa point of nagtitiwala ka na lang sa pagmamahalan na meron kayong dalawa. Kaya nandito pumasok si Venus. Okay? Itong rose. Red rose. Kasi Venus is the planet of relationship. Venus is the planet of true love. So, pagpapasok to si Venus, you know, that is really meant to be. Alam niya. Parang offer niya to eh. So, nag-offer siya ng ito yung dahil sa mga sacrifices mo, dahil sa totoong pagmamahal mo sa taong ito. So, may offer siya dito ng totoong pagmamahal. Could be dahil sa mga effort mo, pwedeng itong person na to ma-realize niya, or itong spell na to, hindi naman siguro to ganun ka-dark. So, mabalik ulit yung mga memories, yung pagmamahalan na meron kayong dalawa. Okay? So, ano yung pwede mangyari this month of August or the near future? See, meron ako nakikitang pagbabalikan, pag-aayos din talaga. Kasi honestly, wala naman ako nakita ditong paghiwalay. Away lang, parang iniiwasan ka siguro niya dahil na din sa mga nangyayari. Pero dito na siguro siya dadating sa point na medyo maging cold na talaga yung connection ninyo, might be this month of October or the near future. Magiging cold na talaga yung situation ninyo. Medyo dahan-dahan na kayong mawawasa kasi medyo para sa'yo, okay? Being a Capricorn, pwedeng mapipikon ka na, pwedeng magagalit ka na dahil nag-chase ka na dito eh. Pwedeng mawawalan ka na ng pasensya dito. So, pwedeng ikaw na mismo, dahil sa sobrang sakit na binigay ng person na to sa'yo, dahil sobrang pain is you would just going to cut it off. And just move forward. Parang mag-take the leap of faith ka na lang towards a new beginning of your life. Wala na, mawasakin ko na lang po. Kasi parang cold na eh. Empty na yung nararamdaman ng person na to sa'kin. So, feeling ko dito, okay, feeling ko dito, medyo you will going to choose to heal, okay, then wait for this person na magbago or bumalik sa iyo or ayusin yung mga nawasak sa inyong dalawa. You will going to choose to end the cycle, to have a changes in your life, to take the leap of faith towards a new beginning. And meron talagang possibility dito na pwedeng
hindi na kayo mag-uusap ng person na to. Dahil nga nandito, control na siya ng other person eh. So, hindi na kayo mag-uusap ng person na to. So, may possibility dito na pwedeng mahahantong kayo into separation. Okay? And, but, okay, dito na pumasok si Venus. Okay? I can really sense kasi dito, alam mo, I can really sense kasi dito, hindi siya love spell. Pwedeng sabihin natin na love spell yung lumabas dito dahil sa yun yung naisip mo. Dahil bigla kang nagbago lahat, parang ganun. Bakit nalaman ko na may iba na pala siya, na inosente ako sa mga nangyari? Ano to? Parang ganyan. So parang feeling ko yun yung naisip mo na nangyari sa person mo. And while you are chasing and while you are fighting, while you are judging each other, yun yung naisip mo talaga. Pero sabi nga kasi dito, find out more information. Don't overwork yourself into might be thinking na nagayuma siya. Might be siguro talagang nanloko lang talaga siya. Okay? Talagang nagloko lang talaga siya. And there is a possibility kasi in the near future, babalik to. Kahit ganito na yung naging decision mo. Okay? Naging ganito yung decision mo, nag-ilom ka, just nag-give up ka na lang talaga, hindi na kayo nag-usap. There is a possibility na babalik pa din siya after ninyo maghiwalay. Mag-o-offer na naman siya sa'yo ng new beginning para maayos kayo ulit, para magkaroon kayo ng balance connection ulit. Andun sa point na makikipag-usap siya sa'yo at makipagpalikan sa'yo ulit para mabalik din sa dati na naipit lang siya sa sitwasyon before. So, there is a possibility talaga na pwedeng in the near future babalik siya, pero hindi ko naman nakita dito na babalikan mo siya. So pwedeng babalikan mo siya, pwedeng hindi. Nakadepende yun sa decision mo in the near future pa naman yun or in the future pa naman yun. So might be this month of August, andun lang sa point na gi-give up ka sa situation. So parang ang sinasabi kasi dito ng card na kung naranasan mo tong sitwasyon na to, okay, is like hindi siya totally love spell as what you think. This is just might be a like he's dating someone new talaga. Nahulog siya doon, okay, na obsessed siya doon, and bilang nagbago siya sa iyo talaga, or baka nagbago na talaga siya sa iyo, hindi mo lang siya napansin dahil sa might be you are also focusing on your goals in life as you are Capricorn, and then you might be focusing on your might be may business ba kayo, may business ka ba, may trabaho ka, and then baka LDR kayong dalawa, then biglang nalaman mo to suddenly, uy, ano nangyari? Parang ganun. Might be he's juggling, might be sometimes dito siya sa'yo, doon siya sa isa, and you don't know about this. Might be because of your LDR, so pwede mangyari yun. Kasi sinasabi kasi dito, yun. Okay? So, I can see Capricorn, maybe you're also dealing with the same Capricorn, or you might be dealing with your husband, okay? You might also be somehow, baka merong Aquarius sa sign mo, baka may Libra Gemini sa sign mo. Check your placement, guys. And also, fire signs, still, malaki yung fire signs dito, might be dealing with fire signs. And that's it. I can see Aries sign, yeah, still fire sign though. Sun, Moon, Rising, Venus. And yon, that is my reading for you. Thank you and God bless.